Frances Castro at narito ang mga napapanahong balita. Itinanggi ng Commission on Elections sa COMELEC na mayroong Facebook account si COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil tanging sa Twitter lamang ito nagpapahayag ng kaniyang mga opisyal na anunsyo at pahayag. Nilinaw ito matapos lumabas ang mga ulat ng isang pekeng Facebook account na nagpapanggap na pagmamay-ari ni Garcia na mayroong 24 na followers. Wala pa naman umanong natatanggap ang ahensya na impormasyon kung nagamit ang pekeng account sa scam at ilegal na mga aktibidad. Kaugnay ng insidente ng pagkahulog ng isang bus sa Hamtik, Antique, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga biktima. Ayon sa DSWD, 10,000 piso ang ipinagkaloob sa pamilya ng 6 na biktimang nakakonfine sa Western Visayas Medical Center. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government units o LGU upang maipabot ang tulong sa ibang biktima. Nitong kamakailan lang ay ininspeksyon ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang kahandaan ng Philippine Coast Guard o PCG para sa holiday season. Ipinresenta ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan at PCG Spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo ang mga tauhan, barko at land mobility assets na itatalaga at gagamitin upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa iba't ibang daungan at dagat sa buong bansa. Sinuri rin ni Secretary Bautista ang disaster response at rescue operations ng PCG sa pagsisikap na makamit ang zero maritime incidents sa kritikal na panahong ito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Basic Health Protocol sa Mapantalan muling inirerekomenda ng PPA ngayong Disyembre. Isang hinihinalang sangkot sa pambobomba sa MSU, hawak na ng otoridad. COMELEC, pinabulaan na ng pekeng Facebook account. DILG Secretary Abalos, ipinahayag ang kaugnayan ng overcrowding sa pintan at justice system ng bansa. Makati, ibinida sa anime movie abroad. Blackpink, nirenew ang kanilang kontrata sa YG Entertainment. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naglunsad ang Department of Migrant Workers o DMW ng Employment Facilitation Desk para sa mga overseas Filipino workers sa Tokyo at Osaka, Japan. Layo ng Japan Desk na matiyak na may access ang mga manggagawang Pilipino sa ligtas na pagkakataong makapagtrabaho, gayon din ang pagsubaybay sa deployment at pagbabalik ng mga OFW sa Japan, pagpapadali sa proseso ng mga dokumento, proseso at alalahanin ng pamahalaan ng Japan. Sa tala ng Ministry of Justice ng Japan, mayroon ng 61,766 na rehistradong manggagawang Pilipino sa Japan. At dahil magpapasko na, hindi muna hihigpitan ng LTO ang kanilang pulisiya na no registration, no travel. Atin yung alamin mula kay Daniza Lopez. Sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan ay nais ng Land Transportation Office o LTO na mabawasan ang isipin ng mga mamamayan, kung kaya't hindi muna dito hihigpitan ang panghuli sa mga hindi rehistradong sasakyan. Matatandaang sa pulisiya na no registration, no travel na ipinatupad ay mahigpit na hinuhuli ang mga hindi rehistrado at tinitikitan kung saan maaari ring ma-impound ang kanilang motor sa paglabag. Pahayag naman ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang hindi paghihigpit ngayong buwan ng Disyembre ay para madama ng publiko ang ginhawa ng Pasko.
kung kaya't magbibigay lamang muna ito ng babala sa mga hindi rehistrado. Inilinaw naman ni Mendoza na pansamantala lamang ito at ang mahigpit na implementasyon sa pulisiya ay magbabalik muli sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang maayos ang daloy ng trapiko sa Mabuhay Lanes ay patuloy na isinasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang clearing operations. Kabilang sa operasyon ay ang pagsita sa hindi tama na pagpaparada sa daan na siyang nagdudulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Dagdag pa rito ay isinasagawa rin ang panghuhuli sa mga iligal na pumaparada sa daan kung saan panawagan din ng ahensya sa publiko na mangyaring ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sakaling may makitang gumagawa nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Basic health protocol sa mapantalan muling inirerekomenda ng PPA ngayong Disyembre. Isang hinihinalang sangkot sa pambobomba sa MSU, hawak na ng otoridad. COMELEC, pinabulaan na ng pekeng Facebook account. DILG Secretary Abalos, ipinahayag ang kaugnayan ng overcrowding sa pintan at justice system ng bansa. Makati, ibinida sa anime movie abroad. Blackpink, nirenew ang kanilang kontrata sa YG Entertainment. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ni DILG o Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang reformasyon sa pagpapaluwag ng mga pitan sa bansa na makakamtan lamang kung magiging mainam ang proseso ng hustisya. Anya, suportado ng ahensya ang inisyatibong maresolbahan ang overcrowding sa mga pitan at makatulong sa pagpapainam ng criminal justice system sa Pilipinas. Dagdag pa niya na nawagan rin siya sa Justice Sector Coordinating Council na ipagpapatuloy ang pagsisimula ng digitalization ng mga pangunahin at back-end services ng mga ahensyang kaugnay rito. Tinimbog ng Bureau of Customs ang higit 9,000 gramo ng shabu sa Pasay City. Narito si Jid Buhoy para sa buong detalye ng balita. Sa lungsod ng Pasay, partikular sa Pear Cargo Warehouse, tinimbog ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 9,000 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng lagpas sa 67 milyong piso. Base sa ulat ng ahensya, ang kargamento ay idineklarang bearing. Dito na pag-alaman ng BOC na nagmula ang cargo sa South Africa na itinungo sa Hong Kong at nakarating sa Pilipinas noong kamakailan lang. Matapos ang mabusising pagsisiyasat sa kargamento, nabunyag na ang ilegal na droga ay itinago sa loob ng mga bearing. Kasalukuyan, arestado naman ang consignee na di umano'y kukuha ng parcel ng kanyang karelasyong nakilala online. Nagbabala naman si BOC Commissioner Bienvenido Rubio na maging mapagmatsyag sa iba't ibang modus ng love scam dahil may mga smuggler ng droga na gumagamit sa kanilang mga Pilipinong karelasyon upang mapadala ang droga sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ng Justice Sector Coordinating Council, kasama ng Department of Justice, Supreme Court, Department of the Interior and Local Government at mga katuwang na delegado sa ibang bansa, matagumpay na idinaos ang National Decongestion Summit 2023. Ang kaganapan ay nagsimula noong ika-anim na nagtagal hanggang ika-pito ng Disyembre kung saan tinalakay ang iba't ibang paksang legal, mga karapatan ng mga persons deprived of liberty at pagpapabuti sa sistema ng hustisya sa
Pilipinas. Tinalakay rin sa naganap na Decongestion Summit ang mga programang nakahain sa susunod na taon at mga solusyon sa suliranin sa pagiging overcrowded ng mga bilibid sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, basic health protocol sa mapantalan muling inirerekomenda ng PPA ngayong Disyembre. Isang hinihinalang sangkot sa pambobomba sa MSU, hawak na ng otoridad. COMELEC, pinabulaan na ng pekeng Facebook account. DILG Secretary Abalos, ipinahayag ang kaugnayan ng overcrowding sa pintan at justice system ng bansa. Makati, ibinida sa anime movie abroad. Blackpink, nirenew ang kanilang kontrata sa YG Entertainment. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.